yield to several questions. Thank you, Mr. Speaker. Yes, gladly, distinguished interpreter. Thank you, Mr. Speaker. Una tanong, Mr. Speaker, we'd like to clarify itong nabanggit na 14.8 million pesos na pinopropose ng NICA. Ano po ulit ang general na paggagamitan nito? Ito po ay, Mr. Speaker, distinguished interpreter, for the use of the Situational Awareness Knowledge Management Cluster activities, plans, and programs, Mr. Speaker. Mr. Speaker, how about the proposed intelligence funds of NICA? Well, kasi nga, siya ang coordinating agency for intelligence activities. Yes po. Magkano po ang pinapropose na NICA for 2025? For the fiscal year 2025, ang ating pong pinapropose may I ask for 1 minute suspension, Mr. Speaker? May proceed. Yes, Mr. Speaker, distinguished interpreter, ang pinopropose po for the 2025 budget is 640 million 200,000. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, nabanggit po kanina na ang redagging daw ay hindi naging practice at hindi ginagawang practice ng NICA. Can we confirm na binanggit po iyon kanina ng sponsor? Yes, Mr. Speaker, distinguished interpreter. Mr. Sponsor, meron po tayong mga reports na nagpapatunay na involved sa practice ng red tagging ang NICA. Hindi lang po sa past administration, pero hanggang ngayon, Mr. Speaker. We would like to share to our sponsor na mismo po mga estudyanteng dumalo sa red tagging forum, kasama po ang NICA, ay nagulat po. May 2023, Mr. Speaker, naglunsad po ng seminar ang NICA sa Universidad de Zamboanga, pinamagatang Campus Peace and Development Forum, Shaping Peace and Development Together. At ang gamit po nila dito, Mr. Speaker, ay yung standard na slides na pinapakita kapag may mga forum na red tagging po ang laman. Can the NICA confirm na nangyari po ang ganitong forum? Mr. Speaker, distinguished interpreter, meron pong ganyang forum pero those are in the pursuit of peace and development program. Kung saan ang pinag-uusapan po yung initiative ng agency towards achieving the desired objective of the agency to achieve peace, long-lasting peace, and the development na inaasam po ng ating ahensya pursuant to its mandate. Mr. Speaker, on the part of the agency, kahit po may ganong mga rhetoric, kahit po gandahan pa yung title ng seminar, pero malinaw po sa mga estudyante na nakadalo na meron po talagang red tagging na nilalaman ang forum na iyon, Mr. Speaker. In fact, narito pa nga po yung isang sample ng slide.
Mr. Speaker, na ang pinapakita meron di umano mga front organizations. Tapos may mga logo pa, Mr. Speaker, ng ano yung mga organizations na nire-red tag ng NICA. So, meron pa tayong, actually marami tayong examples, Mr. Speaker. Kasi, ibig sabihin, hindi isolated incident ito. Tingin natin, Mr. Speaker, hindi lang ito pagtingin ng kung sino yung pinadalang resource person ng NICA, hindi lang ito pagtingin ng isang regional office ng NICA. Pero ito ay ginagawa nila bilang isang ahensya, Mr. Speaker. So kanina po, nabanggit natin example sa Zamboanga City, so sa Western Mindanao. Tungo pa tayong norte, Mr. Speaker. Sa Benguet State University, La Trinidad Campus, meron pong Cordillera Youth for Peace Convergence. Ginanap po ang forum January 2023, Mr. Speaker. At ang nagsalita po doon ay representative ng NICA na si Eric Manalo. Can we confirm po na taga NICA po, Mr. Speaker, si Eric Manalo? At ano po ang kanyang posisyon sa NICA? We cannot confirm that, Mr. Speaker and distinguished interpreter, because there is no Eric Manalo in the agency, Mr. Speaker. So, Mr. Speaker, we now hear the NICA, the Intelligence Coordinating Agency, na sa isang red tagging forum po, hindi nila makonfirm na ang nagpakilala na representative nila ay taga kanila talaga. So, Mr. Speaker, lalo pa ang hinihingi nila 640 million pesos na intelligence funds, pero kung ganun simpleng detalye, eh, hindi po makonfirm or madeny ng NICA, edi mahirapan po tayong suportahan yon, Mr. Speaker. Mr. Speaker. In fact, November 2022 ay meron ding ganung forum, similar forum po sa University of Baguio. And in fact, Mr. Speaker, liban pa dyan, yun, mga sa universities kasi, Mr. Speaker, meron pa kahit sa basic education. Kapartner po ang Department of Education. Mr. Speaker, sa Region 9, nag-conduct po ng 8 activities for Youth Leadership Summit with 531 participants. Tapos meron din pong 53 activities and 9,428 participants in different schools. So sa Zamboanga Region po ito, Mr. Speaker. Meron din, balik po sa Norte, NICA Regional Office 1. Meron din pong mga ganitong seminar na ang audience po ay 1,303 participants for the Youth Leadership Summit. Tapos para naman sa Information Education Campaign, 8,754 na mga participants. So, Mr. Speaker, I would like to give our sponsor the opportunity na maglinaw po, kasi hindi po pwede na tayo sa camera ay nililito po tayo o nililin lang ng mga agency na nagpo-propose ng kanilang budget kahit na napakalinaw na nagsisinungaling po sila sa atin, Mr. Speaker. So, again po, gusto po natin kasing makumpirma talaga na merong mga nangre-red tag sa loob ng NICA. So ano po ang tugon ng sponsor? Mr. Speaker, distinguished sponsor, we have said a while ago that we have not been practicing the unquote red tagging, close quote, that the distinguished interpreter is saying all the while. Tungkol naman po sa COMA, sa inyong sinasabing forum, na kung saan ay may nangyayaring according to the distinguished interpreter ay merong red tagging, wala po kaming naratanggap na official statement or report on this matter. So, until we see and we read the report, we cannot really make a corresponding comment on the said report. Kung sana po ay ito'y naiiparating sa ating appropriate concern law enforcement agency, perhaps as a matter of official record or blatter, halimbawa, talaga pong makikita namin na kung yan ay totoong nangyari o hindi. In the meanwhile, the agency cannot be charged or ascribed of
telling a lie because that is really a matter of truth as far as the agency is concerned. So it cannot be a lie dahil po sinasabi po ng ating distinguished interpreter na yan ay nangyari at hindi namin inaamin. So as we are saying, we are reiterating that we have not been practicing, that is not our agenda, the red tagging thing. It is a propaganda thing of some groups that do not want this government to succeed. And if there is any of that kind, then the agency, Mr. Speaker, the distinguished interpreter, is more than willing to investigate and make the necessary measures, and in fact, to meet the necessary penalty for those who are doing that to our people. Mr. Speaker, masakit pong pakinggan para sa ating mga kababayan na tinuturing na propaganda lang yung red tagging. Kasi kung ganun, ibig sabihin po ba ang kagalang-galang na Korte Suprema ay nagpo-propaganda lang din nung naglabas po siya ng isang well-written at mahabang desisyon na nagde-define sa red tagging at nagsasabi po na ito ay banta sa buhay, sa liberty, at sa iba pang mga karapatan ng ating mga kababayan. Hindi po natin matatanggap ang ganong argumento ng NICA na minamaliit ang practice ng red tagging. In fact, sa atin dito sa Kamara, Mr. Speaker, di ba po ay nag-agree tayo na dapat tanggalan ng franchise ng SMNI at ang isa sa mga batayan ay dahil sila ay mayor na platform for red tagging maliban pa sa disinformation. So for us to be consistent, actually, hindi pwedeng yung mga kagaya lang ng SMNI ang ating kina-call out dito. Maging yung NICA na hanggang ngayon, yung practice ng red tagging na naging malaganap talaga yun under the past administration, pero meron pa rin mga gumagawa sa kasalukuyang administration, then dapat hindi natin yan konsentihin, Mr. Speaker. Kasunod na hindi daw ito nare-report sa mga law enforcement agencies. Sa totoo lang, Mr. Speaker, sa bahagi ng mga estudyante natin na nakaka-attend ng ganitong mga forum, sa totoo ang feeling po nila, wala din sila mapuntahan. Kasi kanino po sila pupunta? Sa police. Na-confirm po natin noong mga nakaraang araw, ang PNP, ginagamit yung confidential funds para mag-target, mag-profile ng mga dissidents. Sa bahagi ng AFP, ginagamit yung intelligence funds para mag-abduct, Mr. Speaker. So, kung ganun, wala talagang masisilungan yung mga apektado ng ganitong mga pinapalaganap na mga kaisipan, Mr. Speaker. And para lang po ma-underscore, kasi parang andating kasi he said, she said. Mr. Speaker, pag ganun po ba, delusional yung mga estudyante na dumalo? There are in their hundreds and thousands, Mr. Speaker. At hindi po mangmang, hindi po sa hindi marunong mag-isip yung ating mga kabataan. Alam po nila kung ano yung red tagging at alam po nila na yung kanilang narinig, yung kanilang nasaksihan, yung mga slides na nakita nila, lahat po ng senses nila can confirm na red tagging po ang binabudgetan ng portion ng pondo ng NICA, Mr. Speaker. So, hindi ko na po i-belabor yung point doon kasi inasmuch as I respect our good sponsor, tingin ko po talaga ay nilinin lang po tayo as a body nitong mga sinasabi po ng NICA using their budget. Kasunod na lang, Mr. Speaker, in terms of the mandate, confirm po natin kung attached agency po ba ng Office of the President ang NICA. Yes, we confirm that, Mr. Speaker, distinguished interpreter, as other executive offices of the Office of the President. Mr. Speaker, briefly po ano ulit, no? Para sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano po ang mandate ng NICA? Basically, the NICA is the primary body to engage in intelligence information gathering upon which the plans and policies of the
President and the National Security Council will be based sa kanilang pag-prepare ng kanilang polisiya patungkol sa anything affecting national security. Kung ganun, Mr. Speaker, hearing that, kasi ito mga nakaraang taon, alaki rin ng pinopropose na budget ng Office of the President for not just intelligence funds, pero pati confidential funds. At nung narinig natin, Mr. Speaker, yung binagit na mandate ng NICA, actually po, Mr. Speaker, nagtataka ako lalo. Kasi kung merong pinopropose na 2.25 billion for intelligence funds ang Office of the President, tapos sa NICA po ay 640 million pesos. Mr. Speaker, ano pa yung pagkakaiba? Lalo pat attached agency din naman ng Office of the President, ang NICA. Hindi po ba redundant ang ganitong proposed budget in consideration of the fact na yung OP din, ganun yung hinihingi. Tapos, nag-oversee din naman yung OP dun sa mga intelligence activities. Mr. Speaker, distinguished interpolator, as nasabi ko po earlier, ang ating NICA is a body to or tasked with coordinating national intelligence activities. This is really different from the National Security Council na isang body na parang principal advisory body to the President on the coordination and integration of plans and policies affecting national security and interest. So, intelligence gathering po, gathering of intelligence information po ang trabaho ng NICA. At recently po, ang adjustment ng intelligence fund na sinasabi po ng ating distinguished interpreter ay nakalaan po sa ating national security operations sa West Philippine Sea. Dahil po, mayroon pong emerging actual threat nga po na nangyayari day in, day out po sa West Philippine Sea. Mr. Speaker, so far naman kung i-differentiate natin yung NICA at NSC, understood po iyon. Pero kung sa usapin kasi ng meron tayong Office of the President na dati naman ay hindi nagpropose ng ganito kalaking confidential and intelligence funds, pero ngayon may propose na 2.25 billion ang Office of the President. Pero actually, meron din naman siyang attached agency like NICA na ang pinopropose ay 640 million pesos. Actually, sobrang taas na nga nun eh, kung tutuusin, Mr. Speaker. So actually, nagtataka ko kung ano pa ba yung mag-justify actually ng existence ng NICA sa totoo lang, kung ganito ang ating budgeting, kung sakali, kung ito yung aaprobahan, kung ipagtatambis natin, Mr. Speaker, yung functions tsaka yung hinihiling na intelligence funds ng NICA tsaka ng Office of the President. Mr. Speaker, distinguished interpreter, wala po kaming knowledge or we are not in a position to state with particularity ano pong intelligence fund distribution ng Office of the President dahil hindi po kami privy or party ng kanilang disbursement ng kanilang intelligence fund. We are speaking here, we are talking here, we are making a declaration on the part only of the NICA, Mr. Speaker, distinguished interpolator. Yes, that's understood, Mr. Speaker. Kaya ang gusto natin ay ma-justify ng NICA kasi nasa period tayo ng pagdi-discuss ng proposed budget. So dapat na-justify yung hinihinging budget. Pero Mr. Speaker, ayun nga, napakita natin na ang pondo ng NICA ginagamit sa mga masasamang layunin. Tapos, nandyan at actually ay nabigyan natin ng fast lane yung sa Office of the President na nanghihingi ng confidential and intelligence funds. Kasi kung yun yung hindi natin masyadong i-discuss, tapos hayaan natin, edi actually ang kawawat po dito yung NICA, ganyan. Kasi nga redundant, tapos hindi ginagamit sa tama yung intelligence funds, Mr. Speaker. In fact, while pwedeng sabihin ng NICA na may ginagawa siya against terrorism, to track terrorism, tayo din naman, Mr. Speaker, yung mga
As by definition talaga, yung mga terrorist groups, ayaw din naman talaga natin doon, kaisa tayo doon. Yung pag-monitor sa activities ng mga criminal syndicates galing China o ibang bansa, kung dyan nagagamit, okay tayo doon, Mr. Speaker. Pero as it seems, ay hindi fully na nagagampanan ng NICA yung kanyang mandato as expected by the Filipino people. Tapos, yun nga, ngayon, nasa point tayo, sinimulan to ng Duterte admin, nagpapatuloy ngayon, na hindi na talaga nagja-jive eh, na meron tayong actually dalawang ahensya, yung OP tsaka yung NICA, na actually blurry na po sa atin, Mr. Speaker. Ano ba talaga yung pagkakapuntahan nitong intelligence fund na ito? Sir Speaker, distinguished interpreter, hindi lang po ang NICA ay concerned sa kanyang mandate to intelligently or to gather intelligence information on domestic security matter. Kasama na po dito ngayon ang ating mga international security concerns. Dahil nga po sa ating emerging threats and changing security challenges, halimbawa po sa ating area ng West Philippine Sea na merong foreign interference at merong foreign interventions na nangyayari. So, hindi po nakatuon sa isang sektor o isang layunin lang ang pondo ng ating NICA. Saka sa inyo pong sinasabi, Mr. Speaker and Distinguished Interpreter, na meron pong ginagawang masama o layunin ang NICA, hindi po totoo yun. We are outrightly taking exceptions to that because hindi po talaga nagiging practice ng NICA ang pag-red tag, although the red tagging is defined or elucidated by the Supreme Court in the case of Iduro case? The Iduro case in one amparo, writ of amparo case. Nonetheless, hindi po natin ginagawa yan. Kaya even if there is a definition of the red tagging, once again, we reiterate that it is not the practice of NICA. Because NICA is doing its job, it's doing its mandate, and it's ensuring that it safeguards the rights of every Filipino. Kung yun po ang binabanggit ng NICA through the sponsor of its budget, Mr. Speaker, then hindi pa rin po talaga tayo magkakasundo sa ganong pagtingin. Dahil nga, meron po talagang mga naagrabyado dito. Sa mga ganong forum po, ang takeaway ng mga estudyante, hindi po sila na-enlighten. Ang feeling po nila ay naguguluhan po sila bakit sila pinapunta sa ganong mga forum. Kasi alam nila na hindi logical, hindi tama yung ganitong practice ng NICA, Mr. Speaker. Kahit pa po anong mga picture yung ipakita dyan sa kanila, kahit ano pa yung mga sabihin sa kanila, ano pa yung idikta sa kanila ng mga ahensya gaya ng NICA, Mr. Speaker. In fact, yung mga students on their own, bumubuo po yan o sumasali pa nga sa mga progressive organizations. Testament po na kung gagawin pa rin ng NICA, kasi proven po at tinitinigan po natin, Mr. Speaker, na ginawa po iyan ng NICA. Kung gagawin pa rin in the future, ngayon pa lang po, sasabihin po natin, Mr. Speaker, sayang yung ilalagay na budget na gagamitin para sa ganitong mga forum kasi hindi po ninyo mapipigilan na makilahok sa mga social issues ang mga kabataan natin, hindi mapipigilan na magsalita sa iba't ibang mga kinakaharap na mga usapin sa ating bansa. With that, Mr. Speaker, I would like to state my position na, again, dahil ginagamit sa red tagging yung budget ng NICA, at dahil redundant ang mga secret funds na pinopropose niya, I will not support the proposed 2025 budget of NICA. Yun lang, Mr. Speaker. Salamat sa thank you, Mr. Speaker. Thank you, distinguished interpreter. Alam namin ang iyong saloobin, but still the same. Right here, right now, we are denying that there is such a red tagging activity na ginagawa po ng ahensya ng NICA. Maraming salamat.